Welcome back dito sa channel natin. So magbibigay tayo ng update tungkol dito sa inaabangang Panay Guimaras Negros Island Bridge Project. So maraming na sa atin ang nag-aabang kung ano na ba ang latest status ng proyektong ito. Tuloy pa ba o canceled na? Ayon pa mismo sa latest update na nasagap natin mula mismo sa DPWH ay matutuloy pa rin naman ang proyektong ito. Ang feasibility study para sa proyektong ito ay natapos na noon pang November 2019. Nagkaroon na rin ng evaluation at inaprubahan ito ng Investment Coordination Committee at ng NEDA Board para sa posibleng official development assistance. Ang detailed engineering design cost appraisal ay sinimulan ng Korean Exim Bank at ito ay nakompleto na at naipasa na sa NEDA noon pang March 24, 2021. Ang proyektong ito ay may haba na 32 kilometers kung saan magtatayo ng dalawang inter-island bridge mula Negros Occidental papuntang Guimaras at mula Guimaras papunta ng Panay Island. Aminado ang DPWH na medyo bumagal ang progress ng proyektong ito dahil na rin sa epekto ng pandemya, kaya ang sabi nila ay baka hindi ito masimulan sa administrasyon ni Pangulong Duterte at ipapasa na lamang sa susunod na administrasyon. Pero kapag nakahanap na ng pondo para sa proyektong ito, ito ay sisimulan pa rin ng DPWH at sinisiguro nila na tuloy pa rin naman ang proyektong ito, ngunit hindi nga nila alam kung kailan ito masisimulan. So guys, tuloy pa rin ang proyektong ito na magdudugtong sa tatlong inter-island province dito sa Western Visayas. So guys, abangan na lang natin sa mga susunod na araw o buwan ang mga update na ibibigay ng DPWH kung masisimulan ba ito sa administrasyon ni Pangulong Duterte o ipapasa na lamang ito sa susunod na administrasyon. So guys, ano masasabi mo sa balitang ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Alright guys, don't forget to like and subscribe at i-click ang notification bell para maging updated ka naman sa susunod na mga videos natin. Maraming salamat sa inyong panonood. Thank you for watching.